So good morning mga ka-solar. So before tayo pumunta dun sa configuration sa para sa inverter na 1 kilowatt to 8 kilowatt. Okay. Dito sa kuana image nakalagay 300 watts to 1000 watts lang. Okay, pero actually tested ko na po 'yan. Hanggang 6 kilowatt pwede mo siyang ikuan no, or even 8 kilowatt. Basta i-follow mo lang yung procedure na ginawa ko. So yung dito sa video 1 kilowatt lang 'yan. Okay, pero doon sa mga preview setup ko, hindi ko na naipakita, okay? Kahit 6 kilowatt, ano? 6 kilowatt pa yung na-try ko. Pero alam ko kahit 8 kilowatt, basta i-follow nyo lang yan. So, basahin lang natin yung mga kuwan yan, ano? Yung sa BO1, okay? Charging voltage. Okay, BO2, recovery voltage. So, pwede nyo yung ikuwan, ano? Change. Depende sa specs ng battery na gamit nyo. Okay, so good luck. Enjoy watching. God bless. Power on. Yan. Okay na. So yung default naka set 1. Means to say, utility priority, backup ang battery. Magagamit lang po yan kung meron kang utility na sinaksak sa inverter. Ano tawag dun? Kinunik sa inverter. So yung utility or grid, yan yung mga Meralco, okay? Mga distribution utility provider. So yan. So kung meron kang utility, i-plug in mo to siya. So makikita mo dito sa image, meron yung symbol, okay? Tapos priority, supply sa load. So meron tayong wire pre, para pang kuha nito. Yung adapter niya. Kasi meron kasing iba ka, gusto talaga nila makita eh. So post ko lang. So ito kaibigan, ano yung kuha niya, adapter. Sige, kuha mo dun sa likod. So ang problema na naman yan, wala pala siyang kuha na no. Yung outlet natin, walang pang grounding. So mahirap din naman kung tatanggalin natin ano. Kasi display to, binibenta pa. So ang gagawin nyo, kung kaya yung magkakapit ano, puputulin lang po ito. Okay? Kung walang grounding. Pero kung meron kang grounding, mas maganda kasi may grounding eh. Pero kung hindi mo na ito gagamitin, ang gagawin mo na rin, yung body ng inverter, okay? Lagyan mo ng wire, okay? Yung may lugs na wire, ano? Tapos i-ground mo ito. For safety na rin. So, anyway. So, balik tayo, no? So, yun yung sa set 1. So, paano maglipat sa set 2? Ilong press lang po itong function. Okay, from set 1, okay, susunod niya na set 2. So, ano ang set 2? So, dun sa manual, mababasan nyo yan. Set 2 is, kung walang load, okay, minimum is 5% sa 1 kilowatt. Kasi 1,000 watts yung inverter dito eh. So, nasa minimum of, 5% ng 1,000 watts, pre, ilan? 50 watts? 1,000 times 0.05. 1,000 times 0.05. So 50 watts. Okay. So kung hindi aabot ng 50 watts yung load mo, ang gagawin ng inverter every 10 seconds mag power on siya or mag output tapos mag shutdown. So ikukuha natin ha, since nakaset to na, paano din mag reset na magiging set to siya. So long press lang yung off. Okay, after few seconds balik natin on. Okay, so yan, set to na siya. So try to observe kung ano yung trabaho ng inverter ha. Yan, so meron siyang output. Okay, supposedly set to is kuan na yan ano, every 10 seconds mag-out siya. So, sa ngayon, parang hindi ata nag-take effect. Continuous yung output niya. Okay. From battery, supplied sa load. Ulitin ko. Kasi kung set 2, ganun yun eh. Oh, yan. Sa display lang pala. So sa set 2, yan yung output is 0. Yan. Lumabas to 20, tapos back na naman sa 0.
So kaya pala hindi siya tumunog kasi naka-silent. So paano magtanggal or mag-silent ng inverter? Short press lang yung function. So yan. Every 10 seconds, mag-output ng 220. Kung walang load na umaabot sa 50 watts or greater than, back to zero siya. So ganyan yung gamit ng set 2 ha. Baka sasabihin ng iba, sira yung inverter. So yan, okay? At least nakikita nyo na yun. Every 10 seconds to 20. Pero kung abot ka ng 50 watts na minimum or greater than, kasi 5% sa 1000 watts, okay, continuous na po yung output niya. So ganun. So let's go for set 3. Long press pa rin, okay? Yan, set 3. So battery priority. So para mag-take effect na rin yan, long press mo lang to. Yung power off. Okay, after a few seconds, balik on. So kailangan first na appearance sa screen yan, set 3. So means to say, activated na yung set 3. Okay, so continuous na po yung output niya. So next na question, paano daw mag-configure sa low voltage disconnect ng inverter at saka yung sa alarm. So ang gagawin natin, i-off ko muna yung inverter, ano? Dito sa gitna, may mga secret button yan. Ito yung dalawa. Ito yan, o. Oh. Oh, naririnig nyo? Ang gagawin nyo, itong dalawa, pindutin nyo sabay yung power. So yan. So, BO1, yan yung maximum voltage. So, arrow down. Asano dito? So, BO2. Okay. So, ito na yun sa BO3 yung ito yung alarm voltage niya. Pagdating sa 11.5, mag-alarm na yung inverter. So, ang BO4 naman, yan yung low DC disconnect. So, napakalalim, ano? So, delikado to sa mga lead-acid batteries. Or even itong kuan, ano, gel type. So, ang gagawin ko, ililipat ko to sa 12. At least 50%. Pagdating ng 50%, mag-a-alarm na siya. At the same time, mag-shutdown. Okay? So, ganun. Or pwede rin, from 12.0, mag-a-alarm para ma-trigger yung mayari na, oh, dapat mag-stop ka ng gumamit. Okay? Tapos 11.5 yung low DC cutoff. So paano ilipat? Ilong press mo lang tong function button. Okay, para lilipat siya dyan sa kabila. So 11.5. So BO3 is for kung ano, sa alarm niya. So gawin natin 12. So yan, 12.0 na. So para masave yan, function button na naman. Okay. Okay. So next, sa BO4 or low DC cutoff, okay, sa 10.8, delikado na yan, ano? Super drain na talaga yung battery mo dyan. Lalo na gel type or lead acid yung mga battery na gamit, ano? Kadalasan. So palitan natin yan, gawin natin. For example, gusto nyo wawarningan yung mayari na pag 50% mag-alarms inverter, pero meron pa siyang ilang kuan ano, mga minutes or seconds, okay, mag-shutdown din siya. So nasa sa inyo yan, ano. So ang pinaka-highest niya sa low DC cutoff is 11.5. So yan, wala na tayong magagawa, 11.5 lang. So ang gagawin nyo lang, since hindi na siya mag-shutdown pagdating sa 12 kasi 11.5 ang pinakamataas, okay, i-orient nyo lang yung in-installan nyo. Okay, or even yourself kung nag-DIY ka lang. Pagdating sa 12.0, since BO3 sinet natin, mag-alarm sa inverter. Pero bago siya mapatay, pagdating pa sa 11.5, yung output sa EC lang. Pero yung sa DC, continuous pa rin yan, ano? As long as may laman yung battery, mag-out pa rin yung DC natin. So for kuan na rin, ano? Anong tawag nito? For protection sa battery, mas mainam pag-alarm na inverter, shutdown mo muna yung inverter lang. Okay? So, para ma-take effect na or ma-save na yung settings natin, long press ang power off. Okay? Few seconds, pwede mo siyang i-power on. Okay? So, sa pag-program ng inverter ha, kailangan walang supply na iba.
walang ano, what I mean is walang utility supply. Kasi yung solar naman, iba kasi yan na kuan doon, ano, circuito, nakakonek yan sa battery. Okay, from battery naman, nakakonek sa inverter. Okay, so kung mag-reprogram ka ng inverter, walang utility supply para mag-take effect kagad yan. So yan. So yan lang, ano, I hope makakatulong doon. Salamat, Sir Cagecrack. Okay, so post ka rin yung pangalan niya dito, no. So shoutout sa'yo. God bless.